Hi everybody, I'm just reading the souvenir program and medyo nagre-reminis tayo. Kumusta na po? Siguro bagot na bagot na tayong lahat. Mabuti na lang may mga online na katulad nito where I can still talk to you guys directly and let you know what's going on with my life, di ba? Ito pong mangyayari sa June 12 is very special and again, ang beneficiary po nito is yung Earthday Jam Foundation. That was the production na masasabi kong the most expensive, pinak-budgeted na production na nagawa ko in my entire life. At ito po ay nangyari noong 1997, way back at the CCP Theater, main theater lang naman po yon. At kami po ay nag-produce ng isang neo-classic ethno-rock fusion opera. Kapaling. Big time. Eh, syempre po, ang music noon was done by my hubby, Jose Toto Hentiga V, at ang libretto and lyrics mula sa aming friend na si Victor Henry Tejero. Napakagaling. Napakahusay. Ayan. And that was about like what? 24 years ago? Medyo bata pa po ako noon. Eto po, may konti akong glimpse no kung paano ko in-introduce yung show no, no? Panoorin niyo. Tonight, we will also feature the highlights from the opera Lapu Lapu, which will showcase the spectacle and drama of the 1521 encounter through music and entertainment. O, di ba? Hindi lang naman akong bata, pati kayo lahat, mga bata pa noon. I'm sure lahat tayo bata pa noon. But then, you know, the only thing that I can say is I'm with pride na during that time, siya po talaga yung theater spectacle. Siya po talaga yung, you know, the best theater production. Not just in that year. For me, of course, for me, sa buong buhay ko na. Because I don't know, I've never produced any opera again or theater work for that matter after that. I've been concentrating mostly on environmental campaigns. But you know, ibang-iba po talaga ang theater world. And that's the reason why, syempre ginagawa ko ito para maramdaman nyo at magkaroon kayo ng konting interest na panoorin yung aming Lapu-Lapu. Ayan. Ibang-iba dahil iba eh. Ako po, rocker. Diba? Pinasok ko yung mundo ng theater. So it's like, it was kind of something very interesting and different. First of all, just to put things together, I think it took 1 year, more than a year of my life. Na talagang hindi po pwedeng shortcuts dito. Kailangan talagang prepared ka. You have to have all these preparations because we are starting from scratch. Dahil original to eh. This is not a copycat. Mala Broadway, pero orig. So meaning, wala kaming peg. So meaning, we have to get the best of the best creative minds to augment the music and the lyrics so that mailabas namin ang maganda. We had to fly in from New York City, the one and only Ben Cervantes, dahil siya ang napili namin mag-direct. Nakatrabaho siya ni Toto before. And alam niyo po, alam niyo naman, kilala si Ben Cervantes in the 1970s, na pro-artist director yan. Aktivista po siya. So in a way, yun ang mga naalala ko sa kanya, hindi siya nagsismile, talagang kailangan, walang fine-favoran, ganon. Ganyan si Direct Ben Cervantes, and he gave me a lot of tips, you know, kasi neophyte ako, di ba? On the side about, you know, tips in the production. One of the most interesting is yung aming audition, the search for Lapu Lapu, because we wanted somebody new, okay? So, we have to find him somewhere. Kailangan na nandiyan siya na para magdumating mula sa langit at talaga meant to be our Lapu-Lapu. So we had to do an audition. Auditions in Luzon, Visayas, and Mindanao just so that lahat maikot natin. And we were hoping na sa Cebu namin makukuha si Lapu-Lapu. But you know what? Hindi. Sa Canada namin natagpuan yung Lapu-Lapu namin. Imagine. Ironic, but that's another story. And I had to convince
our national artist, again, the late Salvador Badong Bernal, to be the one to do the sets and costumes. Kasi madugo po to. This is like European and Asian things going on, combined, and we have got to get the best, diba? Pumayan po siya. I was very happy. And, okay, next is choreography. We had to also look for somebody who can give us some original moves, diba? Yung from scratch. Alam niyo ba kung gaano kahirap yung kumakanta ka at sumasayaw? Mahirap po yun. So, she had to do something that when you sing, hindi pwede yun yung time na gumagalaw ka. Dapat yun yung time that you can belt it. May mga classical tayo, opera, iba-ibang klaseng tugtog. So, that's the time na hindi ka pwedeng gumalaw. And then, pwede ka na naman gumalaw. So, medyo kaiba rin yun. She was able to pull that. Tapos, meron tayong import. Sino ba yung import namin? Aba, edi syempre, Astig, high-tech, lights, LD ang tawag dyan. Lights designer in the person of Shoko Matsumoto. Ayan. Alam nyo ba, dinala ko yan. Dinala ko si Shoko sa Mactan. Dahil gusto niyang makita kung saan talaga nangyari yung battle para ma-inspire sa kung paano iilawan yun. I mean, ganun talaga yun. Artist yan. The most interesting is yung aming audition, the search for Lapu Lapu, because we wanted somebody new. Okay? So, we have to find him somewhere. Kailangan na nandiyan siya na para dumating mula sa langit na talaga meant to be our Lapu Lapu. So, we had to do an audition. Auditions in Luzon, Visayas, and Mindanao, just so that lahat mo maikot natin. And we were hoping na sa Cebu namin makukuha si Lapu Lapu. But you know what? Hindi. Sa Canada namin natagpuan yung Lapu Lapu namin. Imagine. Ironic, but that's another story. Did I mention na itong production na ito is in 4 languages? Bongga talaga. Sinulat yan in English, Spanish, Visayan, at Tagalog. Kasi po, yung aming composer would like to compose it in Visayan daw dahil si Lapu Lapu ay Bisaya. Hindi po pwedeng Tagalog i-compose yan dahil maaaring ibang hero na yan, di ba? Actually, it makes sense. So, ang problema lang namin, the major issue was of course the audiences, because of course wala kaming teleprompter nun. So you have to feel it and you have to really be more attentive. Hindi katulad sa June 12. Meron tayong subtitles and it's in English pa. Oh, di ba? Talagang special treat yan. Okay? Ngayon, imagine niyo na lang an actor or an actress singing. O sila pula po na lang kumakanta ng Bisaya. Tapos biglang susulpot si Magellan at kakanta siya Espanyol. O, di ba? Nagdu-duet sila. Eh, di ba? Spectacular yun. That's what I call world music. So, kaiba talaga. It's really exciting. Medyo challenging nga lang for the audiences, including me. Ang sama lang po talaga ng load codes. I had not had a chance to be part of the show. Kasi nga, it's too hard to have two hats at the same time. And I had to choose the other side, which is being a producer, para mabantayan natin. But meron namang pumalit sa akin. May dapat akong role eh. But hindi ko muna sasabihin kung sino na yung nag-take over ng role na yun. Para medyo ma-challenge din kayo to find out kung ano, sino kaya o alin kaya doon. Diba? That's another story. Pero alam niyo po, that time talaga, strictly producer ako. So kung manunod kayo on June 12 and you look for me, I am not gonna be there. Probably behind the curtain or somewhere in the audience. Something like that, di ba? Okay. But anyway, for now, malaman niyo na lang more about the stories because I still have some more to tell you. Ito yung mga tinatawag na parang behind the scenes. For me, it's what I call the Lou Bonnevie inside stories of Lapu Lapu. I will tell you next time, I will show you, mas maganda, yung mga costumes namin na we were able to keep.
which is also a national treasure already now. Diba? Dahil national artist yung gumawa. Ipapakita natin yung mga costumes ng European and Asian designs. Salvador Bernal. And also some of the sets and yung mga mock-up, whatever we can. We will show it to you next time sa Sunday. Monday na lang. Let's rest this weekend. I'll see you on Monday at the same time and we'll have another inside story of Lapu Lapu. So, for now, magkita ta. Te veo pronto.